Christmas pa lang, tuwing tatanungin ako ng tatay ko kung ano ang gusto kong maging pag ako'y malaki na. Ang agad kong sinasagot, gusto kong maging sundalo. Talagang likas sa akin ang maging isang militar. Ako siguro ang pinakamaligayang bata noon. Kapag ang binibili sa akin ni tatay ay baril-barilan at mga laruang may kinalaman sa baril, sa eroplano, sa tangke at helikopter. Tuwang-tuwa ako kapag nakakakita ako ng mga sundalong naka-uniforme. Dahil para sa akin, sila ang nagsisilbing mga idolo at inspirasyon ko. Isang dream come true ang dumating sa akin nang mapabilang ako sa mga nagtitraining sa Philippine Air Force. Hindi ko naisip na isang araw ay magkakaroon pala ng leksyon sa buhay ko ang pagiging sundalo. Ay, wala na nga pala yung ano, no? Pati yung silhouette na, no? Wala na lang. Yung sa black? Sa dark? Wala na. Talagang likas sa akin ang maging isang militar. Selos yung magsiselos ha, bawal. May selos ba? Para namang biniro ako ng kapalaran. Acting lang yan. Nang ang unang nagpatibok ng puso ko ay isang babaeng walang gusto sa isang lalaking sundalo. Siya nagbibiro ng paulit-ulit niyang hilingin sa akin, nakalimutan ko na ang totoong ambisyon ko sa buhay. Gaya ng napagkasunduan namin ni Ami na hindi ko na itutuloy ang training ko sa Philippine Air Force. Inisip ko na lang na higit na malakas pala ang tawag ng pag-ibig kaysa kaway ng ambisyon ko sa buhay. Ganon? Emo? Kahit wala na kayong pera, ganon? May business niya eh. Business ba? Paano kung lumubog? Ang pinsan ko ang medyo
hindi ko alam na darating sa pagkakataong tulad nito. Ang nagsilping bangungot sa buhay ko. Isang malaking na trahedya pala ang naghihintay sa akin sa pagsunod ko kay Ami sa Cebu. Isang trahedya ang isa panaginip ay hindi ko inaasahan. Thank you.